What's up everyone? Andito na naman tayo sa tambayan natin dito sa bahay ni Mark. At nagpunta ako dito ngayon para lang makikain, no? Magluluto kami dahil dinner na. Siyempre wala naman akong kusina. So kaysa bumili ako ng pagkain sa labas, pumunta na lang ako dito. Magluluto kami. Ayan na naman si Daniel, kinakalikot na naman ang kanyang sasakyan. At andito na naman si Mark, ang ating landlord. So, pero bago tayo magluto, meron siya natanggap na sulat na galing daw sa CRA. Pero, feeling ko, pwedeng scam lang to eh. May binigay na number dito, tatry kong tawagan ngayon. Kapag to sinagot, red flag na yun kasi linggo ngayon, gabi na, sarado naman yung CRA eh. So, kapag to sinagot, makikita natin kung ano yung sasabihin niya. Kasi, tingin ko talaga, pwedeng scam lang to. Guys, dahil tatawagan na natin, loudspeaker ko pala. Hello, bonjour. You have reached Tyrone Ministry at the Canada Revenue Agency. Please leave your full name, phone number, and a brief message so that your call can be returned as soon as possible. If your call is urgent, please call to my buddy Rita Louis at 833-640-1948. Thank you. Have a good day. Kid, wala yung Indian eh. Scammer ka, boy! Utot mo! Wala guys. Leave your message. Leave your message. Kapag tumawag ka sa CRA, hindi yun ganun, hindi yun ganun yung sa answering machine nila bago. Hindi rin yung magsasalita ng call my buddy, tapos sabay iba yung tatawagan mo number. So sabi kasi doon sa letter, actually kung titingnan mo, medyo ano nga kami kasi mukhang legit talaga eh. Meron pa siya dito ng ano, kala mo talagang galing talaga sa CRA yan. Ganyan yung itsura ng papel niyan. Pero hindi naman. Sisingal siya $8,000 sa sobrang laki sa mukunin basa-basa yung $8,000. Diba? Kaya, hindi na dapat mag-alala si Buddy Mark dahil obvious na scammer to. Scam lang to. So, huwag natin to isipin. Magluto na lang muna tayo. Pero bago yan, shoutout pala kay Elder tsaka sa asawa niya si Shen. So, nakita ko sila kanina sa Yorkdale Mall. Naglalakad ako, may tumawag sa akin. Guys, dito ako sa Yorkdale Mall at meron tayong nakilala na nagpa-follow sa mga videos na ginagawa natin. Si Brother Elder at si Sister Shen. Yan, yan. Bati naman kayo. Kamusta po? Kamusta sa mga followers ni Kid? Dito siya. Yan, nakita ko sila. Binati nila ako kaya kwentuhan muna kami ngayon. Binati niya ako. Tapos ang tagal namin nagkwentuhan, very interesting person si Elder. Marami siyang alam sa mga negosyo. Nakakatawa. Gusto ko yung mga ganong conversation. Pero hindi yun yung huli namin pagkikita. Magkikita ulit kami sa susunod. Pero for now, kain muna tayo. Ito yung gagamitin natin pang luto ngayon. Hindi tayo mag-iihaw. Hindi, gagamitin natin itong stove na sobrang tayo ko na nabili. Siguro kalating taon na naka-stack ko sa akin. Hindi ko pa naman nabubuksan. So nabili ko siya sa Koreatown. Ito yung ginagamit sa kapag sa Japan, kumbaga nabe, yung may soup ba. Ito yung ginagamit dyan. Meron tayong pan. Okay to kasi pwede ko maglagay dito ng itlog, tapos mag-fry ka nung kung ano man dito. At butane yung gamit natin dito sa stove na to, portable stove na to. So, andito na yung olive oil natin at magluluto rin tayo ng Indomie, ng Indonesian yakisoba. Mag-visit tayo, tutuloy natin ang kwento natin about sa mga scammer mamaya habang nagluluto o habang kumakain tayo. Ito yung itlog na nabili ko kanina, mamasa-masana. So, almost $7 siya, 18 pieces. Ito naman kanin ko. Oh, ba't may langaw? Pero nung Friday pa yan, naitlogan man to ng langaw kung kakainin namin ngayon. Okay pa rin yan. Sa atya na namin mapipisa yung itlog.
Hintayin ko na sila matapos ang konti para sabay-sabay kami magluluto. Ito ang ginagawa ni Mark. Para mamaya, ano na lang. Ay, sa ganda ng sasakyan ni Mark. Sarap tulugan. Inaalam ni Daniel lahat ng mga pwedeng gawin sa sasakyan, kaya niya ginagawa lahat ng to. Saan ka pa? May lutong ulam na magluluto pa rin. Para maraming kakainin. Mukhang maging pintor ka lang pala. Lagi na ni Mark yung butane. Tapos ganun, no? Tapos, pag ganun mo. Hindi kasi namin mailagay yung palabaliktad pagkalagay ko nito. Okay, ready na? Alright guys, luluto muna kami ng Kobe Bryant Indonesian yakisoba kasi gusto ni Daniel. Hindi siya kumakain ng mga hangi kaya hindi yung sinamin yung lulutuin natin. Ito isa sa mga paborito kong inumin dito. Recently ko lang siya na-discover, ang sarap pala. So, pakuluan muna natin tong noodles, and then yung iba, madali na yung mga prito-prito kasi saglit lang yun. Kanina sa Walmart ako, bibili sana ako ng ganyan, ng kaserola, pero sa ang mahal eh. Kaya sa isip ko, bibili na lang ako sa yung mga thrift store ba, makakamura ako sigurado. Although sigurado hindi maganda yung mabibili ko yung tsura. So, pero yung tsura hindi na mahalaga ngayon sa akin yan. Whee! Limang noodles ay niluto natin. Medyo marami yata yung tubig, pero okay lang yan. Ang Toyota Highlander, papalitan natin ng Ford. Grabing sipag nila sa mga pagkalikot ng sasakyan eh. Tatanggalin yan. Para ipalit natin sa Ford. Okay? Ayun. Highlander. Nagtsatsagaan namin hanggang ngayon itong mga disposable cutlery. Gagamitin na natin itong galing sa Winnipeg na naman! Winnipeg! Meron na naman tayong Kobe. Binili ito ni Mark ulit. Isang set. Grabe, mahal to guys. Pero kakainin na lang natin because we eat like a king. Ready na. Saglit lang siguro ito maluluto kasi medyo maninipis lang naman yung yung mga hiwa niya. Pisa nyo nang kainin yung noodles kasi hindi na masarap yun mamaya. Bago ito nalang ituloy natin mamaya ang kainin. Pwede na yan. Ayos po lang yung lutuan mo sila, no? Meron pa mas magandang lutuan, pero hindi ko pa nagagamit, bago pa rin yun eh. Pwede ka rin mag-grill doon, tsaka may stove siyang ganito. Pero kailangan mo propane, hindi yung butane. Kunin natin ang pot yung propane. Kain tayo po. So, merong noodles, may tinapay. Yung kanin, baka hindi natin makain. Kainin natin ah. Yung kanin ko nung Friday pa yan, pero okay pa rin. Although nilangaw na kanina. Ngayon ang buhay namin dito, simple lang. Dapat lang pang malangaw. Simple lang, pero wagyu kinakain. Simple lang. Okay ba yung wagyu? Ay, noodles? Wagyu. Ano noodles? Wagyu noodles? Grabe talaga yung wagyu. Ibang lasa. Ibang lasa rin yung lasa. Yung last na niluto natin, ibang lasa, doon kasi medyo mataba lasa. Ito, mas maganda, mas marami siyang laman. Karne. Okay, kanina, may natanggap na sulat si Mark. Meron daw siyang utang na $8,000 sa CRA. So, itong mga scammer na to, ginagamit yung CRA kasi kapag CRA yung sinabi CRA, may utang CRA, pagka taga dito ka, mag-iisip pa talaga eh. Kasi, syempre, hindi biro yun. Gobyerno yun, di ba? Pero yun nga, nabasa ko yung sulat.
Mukhang legit sa una, pero medyo magdududa ka pa rin. Kasi naisip ako nga, sabi ko kay Mark, tawagan namin. Ngayon, kapag hindi naging maganda yung ano, parang malaman mo naman kung parang peke o ano eh. Kasi kung taga dito, tumatawag ka sa CIA, alam mo na kung ano yung paano yung as a answering machine nila, mga ganyan. Professional talaga. Yung kasi hindi professional din eh. Parang ang mostly yung kanina, parang Indiano, no? Oh, parang Indian na lalaki yun. Indian talaga yun. So sabi ko hindi daw siya makontak, itawagan daw yung body niya. Hindi magsasalita ng ganung lengguwahe mga isa sir, eh, kasi professional yun sila eh. Kaya alam ko na na ano yun. Fake! It's a fake! Pero siyempre, kahit ako nag-isip ako kung totoo yun, 8,000 pabayaran mo, di ba? E di, saan mo basta-basta kukunin yung 1,000? Dito pala dati meron ako ano, mga napanood na news na ano, yung mga matatanda na dito sa Canada, sila yung na-scam madalas ng mga ganyan sa CRA daw. Tapos ang pera nila, ibabayad nila ano, sa gagawin sa cryptocurrency ba. Kaya kapag gano'n, hindi na matitrace yung kung kanino napunta yung pera. Kaya yung mga matatanda dito, marami yung sila eh, na-scam. Wala na. Na-retirement niya? Retirement nila, nawala na. So, paano na sila ngayon, di ba? Mga walang kwentang tao yung mga scammer na yun. Ganun talaga. Ayun nga, mag-ingat lang. Ingat lang. Double check lagi. May masabi ko kayo, Mark, kasi paano di ba ako yung pangalan mo pati address mo nalaman? Yung kapag meron ka rin mga sulat, kahit mga walang kwentang sulat, yung mga phone bill mo, huwag mo basta itatapos sa basurahan, kunin i-shred mo, kaya kunin. Bumibili ko siya ako sa online eh. Sa rin yun, pwede rin kasing ganun. Oo. Yung sa YouTube nyo dyan, usually, nagre-rent din ako dun. Ayun. Pero di kung sa ano, okay naman yun, yung okay, secure naman yung information mo sa mga Google, mga YouTube, mga yun. Pero nga, kapag yung mga nakatanggap na ng mga papel, tapos sabay may pangalan mo, titako mo lang sa basuran, di ba? Yun, pwede rin nilang makuha yung information na yun. Kaya ingat-ingat lang, lalo sa panahon ngayon, grabe mga tao, kung pwede lang limasin lahat ng pera mo, lilimasin talaga nila. Okay. Ito ang expert si Daniel, taga cut ng mga karne. Taga tumag. Steak bite. Steak bite. O Mark, salang mo na yung itlog. Kapag kumain ako ng itlog, taglima. Kaya nga mo dyan. Lima? Pwede ba yun? Tatlo, di ba okay pa tatlo? Tatlo, okay lang tatlo. May proteins yan, kid, para sa ano? Proteins. Puro protein na nga tayo. Yeah, protein. Puro cholesterol na. Tama na? Ikaw. Ganito lang kami guys, mga ano. Simpleng buhay. Simpleng buhay. Ukay ganda. Ukay sarap. Magkala. Kantata yun eh. Bugalya. Ulan. Okay. Ganda ng lutuan natin, no? Yan, diba? Lutuan naman yan. Pwede pa dito sa kabila. Pwede pa dito. Ang sarap ano ang milet pa rin. Oh, pwede pala, no? Sa Japan kid, pinapaluto muna tapos i-roll, di ba? Oo, oh, parang yan. Pwede mong gawin eh. Eh, hindi ako marunong mong chopstick eh. Ayun. Ayos yung luto, anong kid ah. Ngayon nga lang nagamit yan eh. Grabe, tagal ko na. Nung bago pa ata mag-winter, nabili ko yan. Kasi plano kong gamitin yan sa winter para sa labas ako magluluto. Magluluto. Hindi na nakapagluto. Isang ka doon magluto? Sa labas ng trabaho. Magbenta natin yung pancit. Ano doon? Pancit saka ano nga yung telephone sa Pilipinas, yung kape. Kape? Pandisal. Sa mga ano, no? Sa mga kanto-kanto. Sunny side up? Perfect circle. Walang basag. Kasing itlog ko buo. Tignan natin. The best talaga itong Wagyu.
ibang klase yung sarap niya. Sarap sa talaga sa ano, no? Naka-discover kami po ng breakfast in the morning. This is we call wagsilog. Hindi tapos. Wagyu beef? Yeah. Ha? Pakita mo, pakita mo. Kaso hindi pa to sinangag, pero kung sinangag yan. Wagyu beef? Then itlog. In short, wagsilog. Wagsilog, bago na naman. Tayo lang naka-discover niyan. Diba? Next week. Wagyu yan, oh. Gagawa kami ng sinigang na wagyu. Wagyu. First time in the history of mankind. Wagyu, sinigang na wagyu. Kain tayo po. Alright, oras na naman para umuwi dahil may pasok pa kami bukas. Mark, ano bang pakiramdam ng malaman na wala ka talagang babayarang $8,000? Ay, syempre. Happy? Happy. Smile. Ano may inumin mo dyan? Ito ang tinatawag na ice na maximum pa. Sige, Mark. Susunod na lang. Thank you guys sa pagsama sa amin sa video na to. See you next time.